Si Ami Perez ay isang radio presenter, TV host at aktres. Bata pa lamang siya na magsimula sa showbiz at malayo na nga ang narating ng kanyang karera. Paano nga ba siya nagsimula sa showbiz? Ating alamin ang kanyang kwento at ang pagiging professional ng nag-iisang Ami Perez. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Career Story of Ami Perez. Acting Career. Sa edad na 5 taong gulang pa lamang ay sinimulan na ni Ami ang paglabas sa mga commercials kung saan naging kasabay niya rin sa mga auditions ang kanyang kuya. Ilan nga sa mga kinatampukan niyang commercials noong araw ay sa isang noodle soup kung saan nakasama niya ang comedian singer na si Deli Atay-Atayan at isang soda commercial naman kasama si Herbert Bautista. Na mga panahong yon ay hindi naman daw iniisip ni Ami na trabaho ang kanyang pagsali sa mga commercials dahil nga sa bata pa at masaya siya sa kanyang ginagawa. Anya parang tulong na rin daw umano nila na kanyang kuya yon sa kanilang mga magulang. Pero aware naman daw siya na ang pinsan niyang sina Lorna Tolentino at Shasha Padilla ay nag-aartista na rin. At habang lumalaki nga raw ay naisip ni Ami na kung kaya niya rin ba ang ginagawa ng mga ito. Nang makapagtapos ng high school ay napagdesisyonan ni Ami na pasukin ang mundo ng showbiz at aminadong ito rin ang isa sa nakikita niyang paraan upang makatakas sa kanyang stiktong mga magulang at maging malaya na nagagawa ang gustong gawin. Sa karerang naistahakin ay nagkaroon sila ng deal ng kanyang ama kung saan ay binigyan lamang siya nito ng ilang buwan ay kung hindi maging maganda ang takbo nito ay ipagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral. Tila swerte naman si Ami sa unang sabak niya sapagkat noong mga panahong yon ay nadiskubre siya ng tatay ni Aga Mulak na si Alvaro na dinatawag niyang Tito Cheng sa party ng pinsan niyang si Lorna. Dito ay tinanong si Ami ni Tito Cheng niya kung gusto ba nitong maging bahagi ng launching movie ni Aga na Campus Beat. Walang pag-aalin lang itong tinanggap ni Ami at anya isang karangalan para sa kanya ang mapasama sa naturang pelikula at pati ang kuya niya ay naging parte din nito. Matapos niya ang musical film na Campus Beat na ipinalabas noong 1984 ay ito naman ang nagbukas ng pinto kay Ami upang tuluyan ang pasukin ang pag-aartista. Kasunod nga nito ay nang mapasama siya sa pelikulang Jack and Jill. Isa nga sa hindi malilimutang karakter ni Ami sa telebisyon ay nang mapasama siya sa long-running sitcom ng ABS-CBN na Palibhasa Lalaki sa role bilang si Amelia. Kahit na pinasok ang entertainment industry, ay itinuloy naman ni Ami ang kanyang pag-aaral at aminadong magaling siya sa pagbalanse ng kanyang oras. Sa hindi maitatangging husay ni Ami sa pag-arte ay nasundan pa kanyang mga nilabasang proyekto sa telebisyon at maging sa pelikula kung saan ay nakaya nitong gampanan ng iba't ibang karakter. Tinanggap niya ang role bilang Anne sa action drama film na Anak ni Baby Ama noong 1990 at lumabas sa sexy comedy na Flavor of the Month na pinagbidahan nila Joey Marquez at Alma Moreno. Sa mga pelikulang ito ay nadiskubre ang kanyang kakayahan sa komedya. Ang kanya namang pinamalas sa performance bilang Helen sa pinagbidahan ni Robin Padilla na sa Diyos lang ako susuko ang isa sa role niya na nakatanggap ng critical acclaim. Mayroon ding segment na may titulong Karma sa horror flick mula sa direksyon ni Jose Javier Reyes na Matakot ka sa Karma noong 2006 kung saan ay gumanap siya sa role na Mirna. Ilan pa sa nalabasan niyang pelikula ay ang Petrang Kabayo 2, Ang Ganda-Ganda Ko, Batang X, Ipagpatawad Mo, Darna, Kaputol ng Isang Awit, Pera o Bayong, Not the TV, I've Fallen for You, at marami pang iba. Nakilala din si Ami sa pagganap bilang si Ina Magenta sa pelikulang pinagbidahan ni Vic Soto na si Agimat at si Enting Cabisote noong 2010, Enting ng Ina Mo noong 2011 at si Agimat, si Enting Cabisote at si Ako Naman noong 2012. Lumabas din siya sa mga teleserye ng iba't ibang network kabilang na riyan ang ABS-CBN drama series na Sa Dulo ng Walang Hanggan kung saan gumanap siya sa role na Miriam at sa seryeng Gulong ng Palad bilang si Lorraine Pineda at sa seryeng Only You bilang si Emily. Maliban riyan ay lumabas rin siya sa dalawang episodes ng comics noong 2006, una ang Alpha Omega at ang sumunod ang Agua Bendita. Noong 2007, napanood naman siya sa isang episode ng Love Spell na Shoes Ko Po, Shoes Ko Dai. Sa GMA naman ay napasama siya sa programang Habang Kapiling Ka bilang si Divine Ogata, Leia, ang pinakamagandang babae sa ilalim ng lupa, at Ikaw sa Puso Ko noong 2004. Hosting Career.
Maliban sa pag-arte, kung may isang karerang patuloy na namamayagpag ngayon kay Ami, ito ang kanyang hindi maitatangging husay pagdating sa hosting at radio broadcast. Katunayan, ang kanyang unang big-time gig ay pagko-co-host sa noontime variety programs na Family Kwarta o Kahon mula 1986 hanggang 1990, kung saan nakasama niya si Pepe Pimentel. Naging regular na fixture din siya ng noontime variety show noon na Kalatog Pinggan. Dumating naman ang biggest break niya bilang host sa musical variety show na Sanglinggo na Po Sila noong 1990 hanggang 1998 kasama ang Apo Hiking Society. Matapos nga nito ay agad na nasundan ang kanyang proyekto kung saan ang isa din siya sa mga co-host ng sikat na noontime show na Magandang Tanghali Bayan ng ABS-CBN mula noong 1998 hanggang 2003 kung saan nakasama niya dito ang trio na sina Randy Santiago, John Estrada at Willie Revillame. Noong 2005 ay naging host rin siya ng variety talk show na MRS o Most Requested Show kung saan ay nagsilbi itong reunion nila ng mga kasamahan niya sa Magandang Tanghali Bayan na sina Roderick Paulate at Marvin Agustin. Dito ay nakasama niya rin si Tony Gonzaga. Naging bahagi rin siya ng entrepreneurial and informative show na Kabuhayang Swak na Swak mula 2006 hanggang 2010. Sa pinakita niyang galing pagdating sa hosting ay hindi nakapagtataka ang mga offer para kay Ami. Katunayan sa paglipat niya sa TV5 ay nakilala kanyang pinag-uusapang tabloid talk show na Face to Face na umere noong 2010 hanggang 2013. At dito na patunayan din ang husay niya sa pagbibigay ng payo. Kaya nakasanayan siyang tawaging Chang Ami at kinikilala bilang successor na namayapang Philippine radio broadcasting icon na si Deli Magpayo aka Chadeli dahil sa pareho silang untainted ang mga kredibilidad. Ilan pa sa nilabas sa niyang programa sa naturang network bilang host ay ang showbiz-oriented talk show na Ang Latest at ang daily morning show na Sa Pulse 5 at Good Morning Club. Sa kanyang pagbabalik ABS-CBN ay patuloy na naging maganda ang takbo ng karera ni Ami kung saan ay araw-araw siya napapanood bilang isa sa host ng morning show na Umagang Kay Ganda. Maliban dyan, ay siya rin ang isa sa naatasang mag-host ng musical game show na The Singing Bika Tandem si Roderick Paulate. Sa lumipas na taon, nabigyan naman si Ami ng pagkakataon na muling ipakita kanyang hosting skills sa isang noontime show nang opisyal siyang maging bahagi ng It's Showtime noong 2016 at kasulukuyang umaarangkada sa larangang ito. Radio shows. Maliban nga sa kanyang hosting at acting career, ay nakilala din si Ami sa paglabas niya sa mga radio program. Katunayan noong kanyang kabataan na magtrabaho siya bilang DJ sa 101.9 Radio Romance, na kilala ngayon sa pangalang MOR mula 1989 hanggang 1991. Isang podcast ay binahagi ni Ami kung paano siya napasama rito. Kwento pa niya na noong nag-uumpisa pa lang siya sa industriya, ay nagkaroon ng audition bilang bagong DJ ang ABS-CBN para sa naturang FM station. Dito raw ay nilapitan siya na namayapang radio pioneer at dating ABS-CBN executive na si Mr. Lito Balquiedra kung gusto nitong sumabak sa audition dahil sa mayroong opening. Ayon kay Ami na nung una ay nag-aalangan siya lalo pa at wala siyang background sa ganong larangan. Ngunit sinigurado umano sa kanya ni Mr. Lito na madali lang aralin ang mga ito at sinabing kailangan nila ng fresh na voice na maririnig sa radyo. Na maging DJ nga ay aminado si Ami na kabado siya dahil ang mga kasabayan niya ay bihasana lalo pa at nilagay siya sa prime time. Ganun pa man, ay ginawa niya umano itong challenge para sa sarili kung saan ay inara niya lahat hanggang sa makabisado. Ilan pa sa nalabas ang radio program ni Ami ay ang Ami Enhance on Air na inere sa Radyo 5 92.3 News FM kasama ang namayapan niyang kaibigan si Hans Mortel, AMY o About Me and You sa DZMM mula 2006 hanggang 2010. At ang kasalukuyan nitong programa na Sakto sa Teleradyo kasama kanyang co-host na sila Jeff Canoy at Johnson Manabat. Maliban rito ay nagkaroon din ng pagkakataon si Ami na magtrabaho sa production kung saan siya ang naging production assistant para sa nightly musical talk show ni Martin Yevera na Martin Late at Night. Dahil na rin sa hindi niya matatawarang husay bilang veteran television host ng bansa ay tumanggap ng mga parangal si Ami sa larangang ito. Kabilang na riyan ang nakamit niyang Best Female Morning Show Host mula sa 6 Paragala Central Luzon Media Awards noong 2016, 2017 at 2019 naman nang makuha niya ang Best Morning Show Host Award para sa Umagang Kay Ganda mula sa PMPC Star Awards for Television. At noong 2021 ang mauwi niya ang parangal bilang Best Female TV Host mula sa 34th PMPC Star Awards for Television. Sa podcast ng BTWS o Before They Were Stars ay inamin ni Ami na kung anuman ang narating niya ngayon, lahat ng yun ay dinaan niya sa pagsisipag at naging sandalan niya ang Panginoon sa patuloy na paggabay sa kanya. Naging malinaw din na pinunto ni Ami na hindi siya ang tipo ng taong nag-a-aspire na maging sikat na sikat.
Anya kung lahat daw ay nasa taas, okay na sa kanya na andun lang siya sa gitna as long as dadalhin siya nito hanggang sa dulo. Kahit nakilala man daw siya o hindi ng ibang tao, ay okay lang umano sa kanya. Hindi rin daw siya naghahangad ng malaking talent fee. Ang mahalaga lang daw para sa kanya ay naroon pa din ang kanyang trabaho at nabubuhay niya kanyang pamilya at patuloy na na-enjoy niya ang ginagawa sa industriyang ginagalawan. Sa magandang takbo ng kanyang karera sa industriya ay hindi naman maitatanggi ang masayang buhay pamilya ni Amy kung saan nagampanan pa rin niya ang responsibilidad bilang isang mabuting ina at asawa. Si Amy ay may dalawang anak sa kanyang radio host husband na si Carlo Castillo. Ito ay sina Sean Kyle at Isaiah Joaquin. Samantalang may isa pa siyang anak sa una nitong asawang si Brix Ferraris, si Adi. Amy being professional. At ito lang nakaraan ay hinangaan ng netizen si Amy dahil hindi ito napatinag sa kanyang trabaho kahit pinatunog na ang fire alarm sa ABS-CBN building. Habang iniintro ni Amy ang isang balita sa programa nilang sakto sa teleradyo, biglang tumunog ang fire alarm sa studio badang 7:03 ng umaga noong September 6, 2022. Sa post ng co-host niyang si Jeff Canoy, humingi ito ng depensa dahil kaagad siyang nagpaalam sa ere dahil sa sunog. Sunod naman niyang sinaluduhan si Amy na itinuloy at tinapos ang nakaatang na spills sa saka ito nag-cue ng commercial bago sila lumisan sa studio. Sa video, makikita nakangiti lang si Amy kahit na naririnig na ang smoke alarm at tinapos ang pag-spill ng balita tungkol sa Giant Crochet sa Baguio City. At sumundot pa ng hirit na, ano ba yung alarm ang naririnig natin? Oh, mamaya, recess na. Sa kabila nito ay kalmado pa rin inihatid ni Amy ang balita hanggang sasabihin na niyang magbabalik ang naturang programa. Sa comment section ng naturang post ay umani ito ng paghanga at papuri sa mga netizens dahil sa pagiging professional ni Amy sa kanyang trabaho. May nagsabi namang literal na ipinakita ni Amy ang grace under fire at pagiging chill nito. Kung may mga pumuri sa ginawa ni Amy, may ilang netizens naman ang tila hindi natuwa at nagsabing mali ang kanyang ginawa. Dapat daw kaagad niyang tinapos o hindi na niya itinuloy ang pagbabalita. Hindi umano siya marunong sumunod sa protocol pagdating sa mga ganitong sakuna. Komento ng isang netizen, "Very reckless. I'm not bashing her. I'm concerned with her safety." Kaagad namang ipinaliwanag ni Amy ang kanyang panig at sinagot ito ng maayos. Anya, "It's not being reckless. There is timing to everything and panic is not the answer. Thank you." Ang sinasabing pinagmula ng sunog ay may kinalaman sa elektrisidad na dahilan upang pansamantalang itinigil ang lahat ng live programs ng ABS-CBN News Channel at Teleradyo. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!